Ayan guys, ang dami ng aking mushroom and it is very healthy and organic, very fresh from their mushroom house. Ayan, very fresh from the farm. Ayan siya. So, ito guys, bagong pitas talaga to, and this is what you call is a kind of oyster mushroom. Hey guys, good morning and welcome back to Shaker's Vlog. So for today's video, we're doing a cooking vlog. So welcome to my kitchen. Ayan guys, so ito ngayon ang i-share ko sa inyo ay magluluto tayo ng mushroom. So this is a very quick and easy way on how to cook a mushroom. So ayan guys, i-share ko lang sa inyo dahil mayroon akong nabili na mushroom, very fresh and organic from the city of Mikawayan, Bulacan. So, this is it guys. Ayan. Ayan guys, ang dami ng aking mushroom and it is very healthy and organic, very fresh from their mushroom house. Ayan, very fresh from the farm. Ayan siya. So, ito guys, bagong pitas talaga to, and this is what you call is a kind of oyster mushroom. So, as you can see, marami-rami siya, no? Para ka lang nakapagpulot ng mga mushroom sa kabukiran. Alam mo yung pag malakas ang kidlat at ulan, so maaga pa lang ay pumunta na kami sa mga damudamuhan para maghanap ng mga ganitong mushroom. But hindi siya ganong klaseng mushroom guys. It's not a kind of a native mushroom. So ito talaga, sinadya yan siya na itanim. Medyo maselan ang kanyang proseso. Ayan, so abangan nyo nga pala guys yung aking pag-feature dito sa mushroom house. Ayan, para malaman ninyo kung paano nga ba itatanim ang mushroom. Kasi ako din mismo is na-curious talaga ko kung paano siya tinatanim, kung paano siya nabubuhay sa atin. Kasi sa pagkakalam ko, nabubuhay sa malamig. So, hindi naman ganun kalamig yung ating klima, pero I just very wondering kung paano siya nabubuhay. So, abangan nyo guys yung aking next episode. Ayan, ay papakita ko sa inyo kung paano itinanim ang mushroom, oyster mushroom. So, for now guys, ayan, samahan nyo ako sa aking pagluluto. And of course, bago ang lahat, don't forget to like and subscribe para always happy! Ayan, kaya naman, i-click ang bell button para ma-notify kayo every time may mayroon tayong mga bagong upload dito sa ating channel. So, here we go guys! Let's do started our cooking vlog! So, ito guys, i-shower lang natin siya ng tubig para matanggal din yung may mga excess na mga ano dyan, mga dumi, ayan, yung parang mga langgam-langgam, ayan, tapos, i-drain natin siya para matanggal yung tubig. Para pag niluto natin, purong-purong katas niya talaga ang ating malalasap. Shower lang natin. So, ito na siya guys. Ayan, lagay natin siya sa tray para ma-drain ang kanyang tubig. So, ibalik natin siya dito para dito natin siya himay-himayin. Ihimay-himayin natin siya. It's up to you guys kung gaano ka-laki ang paghimay ninyo. So, for me, ganun lang. Ganun lang ka-laki ang paghimay ko. Ganun lang. Kasi si Hubby, medyo hindi pa siya ganun ka-sanay kumain ng mushroom. So, kaya inano ko siya. Himayin ko siya ng medyo maliit-liit. Ayan. So, ang mushroom po guys ay napaka maraming nutrients po ito makukuha natin. Lalo na sa mga hindi lang sa mga may sakit at syempre para din sa atin para maging healthy tayo at this is very prevented to any kind of illness. So, napakaganda po ito guys. Lalo na at malinis ang kanilang pagtatanim at very organic. For me, mas gusto ko to siyang lulutuin lang na puro mushroom, igigisa ko lang kasi yan yung nakasanayan namin talaga sa probinsya o kaya ihawin, ayan, suba-suba ang tirada ba sa Bisaya sa Amoa. So, dahil dito hindi naman si Hubby sanay kumain ng uhong. So, ako lang yung sanay ng uhong. So, ito, igigisa ko siya. Or, like mag-ano kayo, yung maggawa kayo ng mga soup, ayan, mga ngiteng, any kind of soup, pwede nito siya isasahog kasi fit naman to siya sa lahat ng mga recipe kung anong gusto ninyo. Kaya, ano to siya, napakaganda.
At yung sabaw niya, guys, ay manamis na nis. Alam niyo, guys, mahal na to bilhin ha sa mga supermarket. Ayan, so swerte natin kasi ito talaga eh medyo nakakamura tayo kasi direct tayo sa kanilang plantation. Kasi kung bibili mo na to sa supermarket, medyo maano na to siya, guys. Medyo mahal na. Pero hindi naman kayo lugi, guys, kasi yung isang kilo nito napakarami. Kasi magaan lang naman to sa timbang, hindi siya heavyweight. Magaan lang siya sa timbangan. So worth it pa rin kung bibili ka ng isang kilo. Pagka maraming pamilya, ganun. So you can buy a 1 kilo kung afford. Pero yung 1/4 kasi, guys, marami na siya. Sa 1/4 pa lang, 80 pesos, sold ka na kasi marami naman na siya. Lalo na kung pangsahog-sahog mo lang, hindi mo naman siya pure na lulutuin, marami na yan. Pero kami kasi, ako, pure ko siya niluluto. Purong-puro ko siya niluluto, kaya kailangan ko ng maramihan kasi pag naluto na, kukunti na lang siya. Kaya mo, ano man na siya mo, kaya tawag anak mo, gamay man na siya ba, kaya mo, kuyos. Amo, kuyos man na siya kung kuan na, maluto na. So, ito na siya, guys. Ang dami niya, no? Diba? Nahimay na natin siya. And while na nagdi-drain yung tubig, maghiwa muna tayo ng mga spices niya. Very simple lang ang spices nito, guys. Ano lang siya? Onion, garlic, oil, and ano, paminta lang. Paminta na durog. Yun lang. And seasoning. Yun lang ang ating ingredients nito, guys. So, ito lang yung ating hihiwain. Onion and garlic. Yun lang, guys. Very simple. Kaya, madali lang siya maluto kasi hindi naman siya kailangan ng maraming mga spices para magluto niyan. Pwede din ito siya, guys. Mushroom, lagyan ng sardinas. Ayan, masarap din yan, guys. Kasi ginagawa namin yan dati sa probinsya. Yung kabutin, nilagyan namin ng sardinas. Tungtua na kami nun. Ang sarap na ng ulam namin. So, ito lang yung ating maging ingredients, guys. Una, olive oil at soy sauce. And, ayan, black pepper at, ano, seasoning. Ayan, seasoning. Yan lang. So, this is my simple way on how to cook a oyster mushroom, guys. Very quick and easy. So, ito, sundan nyo lang to, guys. Napakadaling sundan lang tong ating recipe. Ayan. At kunti lang ang kailangan niya. So, as you can see, guys, we don't need to put a water because, ayan, mayroon siya sariling katas. So, maganda na yung katas ang magluluto sa kanya. Ayan, so, natutubig na siya, guys. And, of course, we put a oyster sauce. Ayan, lagyan natin siya ng oyster sauce din para mat sa oyster mushroom. At, takpan lang natin siya for a while. So, ayan, ang bango niya. So, titikman natin, guys, kung okay na ba. Ayan, kasi mabilis lang kasi ito eh. Isang kulo lang to, guys. Pwede mo na to siya hanguin. Oh, it's very yummy. Ang tamis na ang ano, atas niya. So, okay na yan siya, guys. So, patayin na natin yung apoy. So, that's it, guys. The very quick and easy way on how to cook an oyster mushroom recipe. O, diba? Ang bilis lang. So, ganun lang siya kasimple, guys, lulutuin ang oyster mushroom. Kasi hindi mo siya kailangan na lutuin ng matagal kasi malambot siya. And here it is! So, ito na yung ating finished product. Ayan, guys, as you can see. So, pwede ito siya isasahog sa
mga noodles. Ayan, kung gusto nyo magpansit-pansit, pero maganda talaga siya isaw sa pansit, guys. Ayan, pero sa recipe ito, ay hindi ko siya sasahog dahil ito ang paborito ng aking mister. So, ayan, kainan na. Ako kasi, guys, pinapapakulang, hindi ko ito inuulam. Ayan, napakasarap. Very sweet ang kanyang sauce. Napaka-purong-puro, napaka-natural. Mamalalasahan mo talaga, guys, na organic siya kasi yung bango pa lang niya from hindi pa siya luto hanggang sa maluto siya, ganun talaga ang kanyang amoy. So, kung familiar kayo sa mushroom, malalaman niyo talaga kung fresh ba or hindi ang inyong mushroom na kinakain. So, ito na, guys. Ayan, oh. It's very yummy. O, oh, diba ang sarap? Diba? So, for a while, ilagay ko muna siya dyan. And let's continue our chika. So, ito guys, if you are looking a fresh and organic mushroom, ayan sa mga mahilig dyan, mga mushroom lovers. Ayan sa mga mushroom lovers dyan. So, don't you guys hesitate na mag-PM sa aking Shai Chris Vlog page or ilalagay ko dito sa description box yung mga tao na naka-destino talaga dito sa Mushroom House. Ayan, para direct na kayo mag-PM sa kanila, guys. Around Paris, guys, they are willing to deliver door-to-door. Ayan, kung gusto nyo mag-order ng kanilang mushroom. Everyday po sila nag-harvest, kaya siguradong 100% na fresh and organic ang kanilang mushroom. At saka guys, napakalinis. Napakalinis talaga ng kanilang pagtatanim. Kaya wala talagang kaduda-duda na very healthy siya. Kasi isipin mo ba naman, ini-sprayan pa ng Yakult. Diba? Ganun kasi siya lang kanilang mushroom. May pa Yakult na pa-spray. At lagi silang nag-shower at malamig sa kanila. Kaya ayan, napaka-healthy talaga guys ng kanilang oyster mushroom. So, very organic yan. Sure yan, 100%. Kasi ako mismo ang nakita kung paano siya itinanim. At syempre, hindi kumpleto ang ating chika kung hindi natin ma-shout out ang ating mga Angels Mushroom. Ayan, this is under from the supervision of Madam Belia. Ayan, isa sa mga kagalang-galang na panauhin ng ating agriculture. Department of Agriculture dito sa namamahala sa ating pa-mushroom house. Ayan, Madam Bilia, shout out sa iyo and thank you so much for accommodating me sa for giving me a chance to visit your mushroom house. And of course, yung kanyang mga mushroom angels, ayan, si Aling Marites Regalia. Ayan, mga Marites. Ayan, si Gemma Doronella, Elisa Moneda Francisco, Jovita Ducabu Kataan, Evangeline Leonardo, Jennifer Rose Donato. Ayan, mayroon tayong pakudigo. So, para sure na hindi natin makalimutan, ma-shout out yung ating mga mushroom angel. So, that's it guys. And thank you so much for watching. Hope you like it, my video guys. At ayan, ito yung pinaka-simple way talaga. Kasi sa mga, mayroon tayong mga mamshi dyan nga wala pang idea kung paano lulutuin ang mushroom. So, ito talaga guys ang pinaka-simple way na maituro ko sa inyo. Ayan guys, so thank you so much everyone. And of course, don't forget to like and subscribe to my channel. See you on my next episode. Bye-bye everyone!